Okay, good day sa atin mga kapatinting. May bago na lang po tayo project LG. LG na yung pinakamalaking LG. Ngayon ang problema mga kapatinting, tumagas yung ano niya, yung belo, tumulo, nabasa yung spin motor niya. Ngayon dahil nabasa yung spin motor niya, bumigay yung spin motor niya. Kaya kailangan natin palitan yung belo at saka yung spin motor niya. Pero may isa pa tayong problema mga kapatinting. Hindi pwedeng kalasin ang washing machine na to. Tignan nyo mga kapatinting, oh. Tignan nyo ang tsura ng ano, washing machine. Naka-tape na lahat. Lahat dyan naka-tape. Hindi pwedeng kalasin sa taas. Hindi rin pwedeng kalasin sa ilalim mga kapatinting. Kasi pati yung plastic niya, hindi naka-rematche. Tignan nyo, oh. Talagang asin parang hindi na siya pwedeng. Parang ayaw ng paggawa. Yung gumawa ng washing machine ito, hindi ko alam kung anong ginawa niya nung dating gumawa. Pinuno niya ng rematchi. Hindi ba iwalay? Walang iwalayan dito. Hindi pwedeng pag-iwalayin. Pati sa taas mga kapatinting, hindi rin pwedeng pag-iwalayin. Kaya ang kailangan magagawa lang natin dito mga kapatinting, pag ganito ang na-encounter yung washing machine, ang tanging masasabi ko lang, dukot. Dudukutin po natin yung wash motor sa loob para mapalitan po natin. Ngayon, mga kapatinting, kung bago pa lang po kayo dito sa YouTube channel po natin, paki-subscribe, paki-like, paki-share, at paki-click na rin po yung notification bell para updated po tayo sa lahat-lahat po ng mga bagong video po natin. Okay mga kapatinting, simulan na natin. Tanggalin na lang po natin yung spin motor. Okay mga kapatinting, kalasin muna natin yung coupling ng spin tab para to sa ano, para mapag-iwalay po natin yung spin tab. Okay, muna natin kalasin muna yung bolted nut ng coupling. Tanggalin muna natin yung lock knob kasi puro dukot to mga kapatinting eh. Okay, ni-rematch na todo. At saka tingnan nyo mga kapatinting, oh. Oh, yung mga electric tape, oh, nagtatanggalan, oh. Na? Nagtatanggalan sila. Ngayon tanggalin muna natin yung spin tab sa taas. Tara, kapatinting, tanggalin muna natin. Oh, tara mga kapatinting, tanggalin na natin. Ito mga kapatinting, tinatanggal lang natin dito. Dito lang natin sa tatanggalin. Tapos hihilain na natin ang kanyang spin tab. Yun. Ito ang ano niya. Ito yung sinasabi kong belo mga kapatinting. Tumagas na siya dito. Pumapasok na yung tubig dito. Pagpasok ng tubig doon, automatic diretso yung makina. Tara mga kapatinting, tanggalin na naman natin yung spin motor. Ito yung sinasabi kong spin motor mga kapatinting. Pag tumulod dito ang tubig mga kapatinting, ito oh, diretsong makina agad oh. Ito yung makina niya oh. Kaya nasira ang makina niya. Diretso agad makina. Ngayon, kaya mga kapatinting, tanggalin natin ang makina. Dukot ang tawag dito mga kapatinting. Tutumbo muna natin. Yan. Tapos kukuha lang tayo ng pupukpuk mga kapatinting. Ito mga kapatinting, tayo niya rito. Ito yung tatlong paa ng ito yung tatlong spring. Gagawa lang tayo ng ano niyan para lumabas agad. Ayun, labas agad oh. Yan ang sekreto para agad lumabas yung mga paa niya. Ayun, lumabas na. Ngayon mga kapatinting, dudukutin na natin. Papalitan natin niya yung kabukot ng mga kabutingting. Pero
kabulinting, tanggalin natin ang coupling. Medyo nagkagata na sila mga kabutingting. Kaya medyo mahirap tanggalin. Ayun. Kaya problema mga kabutingting, itong plastic at naiwan. Kailangan kunin din natin ito mga kabutingting. Okay mga kabutingting, ang problema, kailangan natin tanggalin itong plastic nito sa coupling para mapag-iwalay natin ito sa shafting. Kailangan natin ang heat gun. Ngayon, maandara itong heat gun mga kabutingting. Painitan lang natin itong shafting na to. Painitan na natin ang painitan. Pag mainit na mainit na yung shafting, kusang lalambot yung plastic sa yung nakakapit na plastic sa kanya para hindi natin di tayo mahirapan na tanggalin. Kaya medyo matagal ng konti ito mga kabutingting. Kailangan muna natin painitan talaga ng gusto ng dahan-dahan yung shafting. Kasi hindi pwedeng mabilis ang pag-init baka lumambot tong plastic. Wala na tayong gagamitin. Okay mga kabutingting, ano na, medyo mainit-init na. Subukan na natin tanggalin. Sana matanggal natin na maayos. Mas maglagay tayo ng sangkalan dito sa ilalim. Tapos, kailangan natin ng ano. Ayun. Ayun. Okay, swerte. Ayun. Nakita niyo mga kabutingting? Ayun, nakuha na natin. Okay. Ang init. Okay mga kabutingting. Simulan natin ang paggawa. Tanggalin muna natin yung belo. Okay mga kabutingting. Itong belo, tanggalin na natin. Kaya kaso, kailangan na natin sirahin. Palitan na lang natin ng ano. Okay mga kabutingting, medyo mahirap sa tanggalin, kailangan sirain na lang. Sirain na lang natin mga kabutingting. Okay mga kabutingting, tanggalin na natin yung goma. Sirain na natin. Ayun, tanggal. Ayun na. Tanggalin natin. Ah, palitan natin ito mga kabutingting. Okay mga kabutingting, ito yung LG. Ito yung papalitan natin. Ito mga kabutingting, tatanggalin natin to. Huwag natin gamitin itong ito. Kasi medyo mahirap siyang ilagay. Pag ito yung ginamit natin, medyo mahirapan tayo mga kabutingting. Kailangan may ganito tayo mga kabutingting, oh. Itong busing na to mga kabutingting dito sa belo, kailangan tali natin ng alambre kasi darating ang araw, itong busing na to natatanggal dito sa pinakagoma niya. Kaya gagawin natin mga kabutingting, ito yung sikreto, ilak natin siya ng alambre. Ayun mga kabutingting, oh. Ganda ng lakang ng ano, ng alambre. Na ito sobra, paputulin natin. Tapos tupin natin ito ng konti mga kabutingting. Tupin natin. Yan. Tapos lalagay na natin ito mga kabutingting. Ito mas magandang ilagay mga kabutingting ganito. May roskas. Mas mabilis ang ilagay. Ito huwag natin gagamitin. Medyo pag ito kasing gagamitin natin, mahirapan talaga tayo mga kabutingting. Okay mga kabutingting, nalagay na natin. Ngayon, lalagyan natin ng bulkasil itong gilid ng goma mga kabutingting. Lalagyan natin siya ng bulkasil para maganda yung lapat niya mamaya pag nilagay natin sa washing machine.
para pag nilagay natin sa washing machine mga kaboting-ting, hindi na siya gumagalaw. Maganda yung ano niya, kapit. Pag natuyo kasi, tumbol kasi mga kaboting-ting, mas maganda eh. Simutin lang natin mga kaboting-ting, sayang. Mayroon pang konting laman. Lagyan natin yung mga hindi pa masyado nalagyan. Okay mga kaboting-ting. Tapos lagyan na natin. Okay mga kaboting-ting, eto lalagyan na natin. Shoot na natin dito. Ayan. Tapos lock na natin sa ilalim. Okay mga kaboting-ting, lock na natin. Tigas na. Okay. Tapos pupukpukin na lang natin mga kaboting-ting. Natin na maayos mga kaboting-ting. Yan. Mas maganda pa yung lapad niya mga kaboting-ting. Kumuha na tayo ng bagong makina. Ito, papalitan natin. At saka nga pala, shoutout nga pala kay Alfredo Cortez TV. Yung comment mo noon na kung pwede bang palitan ang spin motor sa wash motor. Pwede, diba? Sabi ko sa iyo, idol, na pwede palitan ng wash motor ang spin motor. Ngayon, papakita ko sa iyo ng actual, idol, kung paano natin gagawin. Unang-una, ganito mga kabating-ting. Ito, Parehas ang taba ng shafting niya. Parehas siya. Ngayon, itong haba nito mga kaboting-ting, kukunin lang natin ganun. Yan. Susukatin lang natin. Tapos ililipat natin dito mga kaboting-ting. Ayun. Ibig sabihin hanggang doon natin puputulin. Tapos lalagyan lang natin ng marker mga kaboting-ting, para hindi tayo malito. Ibig sabihin hanggang dito natin puputulin yan mga kaboting-ting. Okay, putulin muna natin. Okay, mga kaboting-ting, ito, kumuha na ako ng grinder. At saka nga pala, paalala sa mga bata, huwag na huwag nyo pong gagawin ang ginagawa ko, kasi baka hindi natin alam, baka may madisgrasya kayo. Kung gusto nyo gumamit ng ganito, humingi po kayo ng patnubay sa inyong mga magulang o sa mga nakakatanda sa inyo sa bahay. Okay, mga kaboting-ting, simulan na po natin. Okay, naputo na natin mga kaboting-ting. Ngayon ang gagawin natin yan, maglalagay tayo ng flat. Kamukha nito mga kaboting-ting, oh. Ayan, oh, may flat siya dito. Maglalagay din tayo ng flat dito. Lagyan na natin ng flat. Okay mga kaboting-ting, ayan na, oh. Meron na siyang plat. Ha? Tapos lalagyan na natin ang kanyang, ay sandal lang pala mga kaboting-ting. May papakita rin pa pala akong technique sa inyo mga kaboting-ting. Ito mga kaboting-ting, lalagyan natin to ng rugby. Lalagyan natin ng rugby. Nilagyan ko na ito kanina mga kaboting-ting. Nilagyan ko na ng rugby ito kanina. Dinagdagal lang natin yung mga kaboting-ting. Nilagyan ko na kanina. At ito,
Nilagyan ko na ng rugby ito, mga kabutingting. Tapos lalagay natin dito. Ito yung pinaka-coupling yung mga kabutingting dito yan, oh. Lalagyan natin ng ganito. Ang trabaho nito, mga kabutingting, paganda. May tulong din ito, mga kabutingting. Okay, mga kabutingting, lalagay na natin itong ang kanyang coupling na plastic dito sa loob. Pasok muna natin. Ayan, napasok na natin. Ngayon, lalagay na natin ng coupling dito sa wash motor. Ayan na. Pasok na natin. Ngayon, ilalak na natin, mga kabutingting. Ito yung sinasabi sa inyo, mga kabutingting, oh. Ayan. Pag tumulo dito yung tubig, mga kabutingting, may tumagas, automatic, tatalsik lahat ang mga tubig dyan. Ngayon, lalagyan lang natin ang marker kung kailan natin ginawa. Lalagyan lang natin ang marker. Ganito yung ginagawa ko rito, mga kabutingting. Alayin ko muna ng konti. Okay, okay na. Tara na. Okay, mga kabutingting, nilagay na natin yung tatlong spring niya sa paa. Na ngayon, lalagay natin, isushoot natin dito, yung tatlong paa dito. Isushoot natin dito. Dukot lang to kasi, mga kabutingting, eh. Kailangan, lagay muna natin ng ano. Isa-isa natin ipasok ang mga paa niya. Ilan ko muna. Ayun. Okay, mga kabutingting, itong pinaka-spin top niya, pinaka-shafting niya, liahin muna natin para maging smooth ulit ng ano niya, shafting niya. Okay. Tapos pinasan natin para matanggal na yung mga dumi. Ayan, kuminang na, mga kapatingting. Tapos lalagyan natin ng grasa, mga kapatingting. Lalagyan natin siya ng grasa. Para may pondo. Para itong grasang ito, pag binaba natin doon sa pinakabelo niya, lahat yan bababa. Mapupunta lang yung lahat yan doon sa belo. Okay? Okay, mga kabutingting, lalagay na natin ang ating spin tab. Dudukutin ko lang ng konti para makita ko yung butas. Okay. Okay, pumasok na. Nag-iingay na, ibig sabihin, nasa ano na. Okay, mga kabutingting, pasok natin yung ano niya. Yung spin tab niya sa coupling. Ayun, tumama na. Okay, mga kabutingting, tornilyo na natin yung ano niya, yung coupling niya, para malaki yung ano, spin tab. Okay. Tapos double lock natin doon sa ano niya, doon sa bolt. Double lock natin yung bolt niya. Okay, na-double lock na natin. Okay. Pa-wiring na natin, mga kabutingting. Okay, mga kabutingting, pinagpuputol ko muna lahat pati ito. Puputulin din natin tong ano, itong mga electric tape na nilagay.
papalitan natin. Iwawiring natin ulit. Ito mga butingting. Itong pinaka AC cord natin. Kunyari itong line 1, gagawin natin line 1, line 1 ang white, line 2 ang black. Okay na. Kunyari lang 'yan, pwede naman line 1 ang black, pwede naman line 2 ang white. Kahit ano diyan. Binibigyan lang natin ng ano, ng line para alam na natin na nagamit na natin ang line 1. Ngayon, gagamit tayo ng line 1. Kukunin natin ang speed ng pangalan ito, speed motor, pero kinonvert na natin ng wash motor. Eh, mga ganito nga pala mga kaputingting, mga LG, wag po tayong gagamit ng mga yung ordinaryong speed motor kasi hindi tatagal 100%, hindi tatagal. At pangalawa, hindi rin po akma yung ordinaryong speed motor kasi payat po yung shafting ng speed motor. Ito po mga LG, matatabang shafting ang kailangan kasi yung coupling niya po mataba po yung butas niya. Kaya hindi po obligadong hindi po tayo pwedeng gumamit talaga ng spin motor na ordinary. Kailangan talaga po dito wash motor, yung mataba ang shafting. Ngayon kukunin po natin ang speed ng pinaka spin motor natin. At kukunin din po natin ang speed ng ang pinaka wash. Pagsama po natin ang dalawang speed, yung wash tsaka spin. Tapos ilalagay po natin ang line 1. Oh, itong white nang gagamitin natin line 1 kunyari ha. Line 1, okay. Okay na po ang ating line 1. Okay. Nagamit na po natin ang line 1. Ngayon gagamitin po natin ang line 2. Ito po ang line 2. Ayan. Kukunin po natin 'to. Ito ang black. Nakita niyo po dalawang black. Yung isang black para sa wash timer, ang isang black para sa spin timer. Ipagsasama para ilagay po sa line 2. Ito po ang line 2 natin, lalagay natin. Okay, nalagay na po. Ngayon ito po, itong pangalan to, red at saka yellow, yan po ang reverse forward ng wash motor. Ilalagay po natin yan sa wash motor. Yung nakaganyan, hindi po, puro straight lang po ang pag-tape ko po ng mga wiring para diretso po, para hindi po siya natatanggal kasi pag gano'n ang ano nyo, natatanggal po siya. Ito nakakulong po kasi, nakakulong po yung masking tape, kaya mas magandang ganito po kayo nagtitape diretso po, yan, diretso lang ha. Okay, pagsama-samahin na natin mga kaputingting. Ito mga kaputingting, huwag masyadong paka-compact-compact. Medyo lagyan po natin ng siwang para makahinga yung mga pangalan na kuryente. Para pag oras na nabasa po siya, kunyari darating panahon na mababasa siya, mabilis pong matutuyo yung tubig kasi hindi po compact ang pagkalagay po natin ng mga wire. Okay, saksak na po natin mga kaputingting. Okay mga putingting, lagay muna na pala natin ito. Okay, hanggang natin. Yan mga putingting, mandar na. Ang lakas niya no. Kasi wash motor ang dinamit natin eh. Kaya maganda siya. Okay mga kaputingting. Okay, natapos na po natin ang ating project mga kaputingting. Maraming salamat po sa pagtsatsaga niyo pong panonood sa akin. At sana marami po kayong natutunan ng mga technique at mga idea
sa mga ginagawa po natin mga project. Okay? Sa mga bago pa lang po sa YouTube po channel, YouTube channel po natin, paki-subscribe, paki-like at paki-share. Maraming salamat po mga kapatid. God bless po.